One, two, three, come on. Welcome to my YouTube channel. Andito na po yung cooking buddy, business buddy, at auntie na guriang Miss Palengke parang late na ba? Or hindi naman masyado dahil nga morning na ang aking channel, pero still, para po sa kaalaman ng iba, ay ang simple introduction of myself. So sino nga ba talaga si Rhea Secreto? O diba? So sino nga ba si Rhea Secreto? Okay, so ano ba ang full name ko? My full name po is Rhea Ramos Secreto. So, Rhea, hindi Rhea, hindi Rian, simply Rhea, R-I-E. So, next po, anong school po ako graduate? Graduate po ako ng BSBA Banking and Finance sa New Era University. So, ayan. And then, at the same time, guys, meron din po akong units ng Masters in Business and Administration or MBA sa New Era University pa rin. So, ayun. Alam niyo ba, guys, nung college ay naka-receive ako ng loyalty award. Kasi po, graduate ako ng high school. First year high school. Sa New Era pa rin. O, diba? Before po kasi, guys, New Era college pa lang po yun. So, hanggang syempre, ito. Naging university na po. Nung college namin. So, yun, guys. Before po ako maging isang entrepreneur or maging isang businesswoman, ay ako po ay naging isang financial advisor or advisor ng insurance company. So, nasa sales ako. At the same time, guys, naging marketing manager din po ako ng real estate. So, meaning nasa sales na naman. Kaya siguro nahasa ako sa pagsasalita, sa pakikitungo sa mga customers, clients, at siguro talaga yun yung talent ko. Meron akong convincing. And before that po, guys, ako po ay naging part-time teacher, preschool teacher po, dahil yung akin pong sister ay nagkaroon po ng preschool. So, ako po ay naging teacher for mga 3 years or more, dahil po naging volunteer teacher din po ako ng SKP, yung Summer Kinder Program po ng Iglesia ni Cristo. So, mga 5 to 7 years din po ako na volunteer. And then, after po nun ay, ako po ay naging, so, before talaga ako mag-handle po ng aking business, aming business ng husband ko, ako po ay naging admissions manager ng St. Augustine International School or ng AMA or AME Group of Company. Ayan, sa Fairview Branch. So, ano ba yung aking dream or dreams, okay? Before po ay nung bata ako, alam ko, I've dreamed of to become a dermatologist kasi nga, maitim ako nun eh. So, gusto ko talaga pumuti. At dahil nga po sa ito po sa pagtsatsaga ko rin. Ito, na-aim ko naman po kahit papano. Nag-lighten naman ang aking skin. And then, ano pa. Gusto ko po rin maging president noon. Yes. Then, pinangarap ko rin at the same time maging kapitan. Hindi naman po pwede maging public servant ang isang member. Okay. And then, lately po, yun nga po, talagang, nung bata rin talaga ako, pinangarap ko, ko po talaga na maging artista. Ayan. At, kahit papano po itong pandemic, luckily and so grateful and happy naman ako
in a way, kahit papano ay naging artista naman po ako pansamantala sa Net25, o diba? So, thank you very much, Net25. Isa po sa mga dream ko rin talaga yung to trip around the world. Ayan. Gusto ko talaga maging makabisita sa iba't ibang panig ng mundo. O diba? Pero bago po sa iba-ibang mundo, eh syempre gusto ko rin malibot talaga muna ang buong Pilipinas. O diba? So, kailan kaya ulit? Sana matapos na ang pandemic, diba? So, ayun na nga, guys. So, tatanungin ko si Nanay. Yes. Diba, kung sino nga ba si Ria Secreto or Ria Ramos Secreto? So, ayan, Nanay. Pang ilan ba ako sa iyong mga anak? Bunso. Pang ilan? Pang apat. Okay. Pang apat sa? Magkakapatid na apat. Na puro babae. Puro babae. Ayan. So, ako yung bunso. Siya ako yung yan. Bunso. Yes, ako guys. So, ano ang masasabi mo sa iyong anak na bunso? Masasabi ko, mapagmahal na anak. Siya ang tumatangkilik sa amin. Tsaka, ang mga pangangailangan ko, siya rin ang nagbibigay. Tsaka yung mga pag-emergency at ako'y nagkakaroon ng minsan ng samang pakiramdam, pinipray niya ako. Tsaka binibigyan niya ako ng gamot na pwede kong gamitin sa aking katawan. Katulad nung isang araw, yung katawan ko halos hindi ko maikilos sa sakit. Oh. Tinulungan niya ako. Tapos, binigyan niya ako ng mga kung ano-ano na ibabahid o didikit ko sa sakit ko. Awa naman ng Diyos. At nanalangin siya na gumaling ako. Awa ng Diyos. Gumaling ako at ako'y nagpapasalamat. Dahil napakabait ng Diyos at binigyan niya ako ng anak na pagmahal sa magulang. Ayun, paano pa kasama na rin at makatayin mo pa iyak. Okay, next, Nanay. So, yun na nga, nakilala niyo na ako ay bunso sa apat na magkakapatid, o di ba? Okay, so ano pa Nanay? Ano pa bang dapat nilang malaman tungkol sa akin? So bukod sa ako ay mapagmahal na anak. Yes, nice naman. At ako yung pang-apat. Nanay, ano ba yung favorite color ko sa palagay mo? White tsaka red. Yun, tama. At saka ang bunso ko, mananampalataya. Yun, okay. At may takot sa Diyos. May pabol pa, no? Diba? May takot siya sa Diyos. Kasi, lagi kong pinapangalan. Siyempre, kanino pa ba ako magmamana? Eh, di kinanay, baby. Palak pa ka tayo. Lagi ko kasi pinapangalan. Yung pananampalataya, takot sa Diyos. Wag mawawala. Pati yung kababaan ng kalooban. Diba? Yun, naksaman. O, diba naman. Kailangan yan, tulad natin na may Diyos tayo na katunghay sa atin. Lahat ng ginagawa natin. Mm-hmm. At saka, higit sa lahat, ang puso natin, laging malinis. Okay. Huwag tayong mag-iisip ng masama sa kapwa natin, kahit gawaan tayo ng masama. Ayun. Diba? Okay. Oo. So, yun na nga, Nanay. So, bukod sa red, white, ang pinaka-favorite ko talaga, first na favorite ko, blue. Pero lately, Nanay, nagiging favorite ko rin yung pink. Okay, di ba? So, ikaw, Nanay, ano bang favorite color mo, Nanay? White lang at saka yellow. Oo, so pares kami, white. Okay, kasi pares kami, alam niyo na, church officer kami, guys, sa Iglesia ni Cristo. Okay? So, next, Nanay, ano ba ang favorite
na food ko. Favorite mo? Yung mga pagkain may sabaw. Yes, tama. Diba? Tsaka yung... Mga sinigang, ganyan. Sinigang. O milaga, tama. Oo. Para may sabaw. Masarap kasing kumain ng may sabaw. Ano pa na yun? Sisig. Ayun. Kaya nga nagluto ako ng sisig dito last time. So, ayun nanay. Meron ba akong paboritong pamangkin? Lahat sila. Ayun, tama. Paborito mo. Mm-mm. Nakikita ko naman, pantay-pantay ang pagtingin mo sa mga pamangkin mo. So, kamusta ba ako nanay bilang isang tita? Mabait naman. Di ba? Oo. Lalo si Angel, laging dinadalaw pa. Di ba? Malambing si Angel sa'yo. Yun nanay, ano ba yung favorite na... na traits o katangian ko? Favorite. Napagmahal. Hindi lang sa aming mga magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga pamangkin. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung wala man siyang anak, maging masaya siya. Kasi marami siyang anak. Una-una na kami ng tatay niya, yung mga pamangkin niya, di ba? Kaya sabi ko, masaya ka lang. Oo, dahil ang papel mo, iba ang papel na binigay sa inanggan. Kami ang mga, kami ang anak mo. Kaya pala ikaw ang aking baby, si nanay baby. Mga pangangailangan namin, siya nagbibigay. Masaya. Masaya kaya ang bunso kong anak. Talagang kung mag-iiba ko ng tahanan, isasama ko siya. Wow! Yay! As ito man ang nanay, isang kiss nga dyan. Basta masasabi ko sa iyo, Ria, yung pananampalataya, mananatakot sa Diyos, at malinis na puso, laging huwag mong iihiwalay sa'yo. Dahil diyan ka mamahili ng Diyos. Diba? Nanay, magpapaalam na tayo sa kanila. So kung nagustuhan niyo po ang aming video, please subscribe, like, share and comment. So paano po? Bye-bye! Bye-bye! Be happy! Wow! Till next time po! Happy, happy po! Okay, bye-bye!